Magandang araw na muli mga boss, pasensya na, request lang itong sasakyan. Gusto kasi nung may-ari siya na daw mag-change oil, kaya ginawan ko siya ng video. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, gagamit ka lang dyan ng box wrench sa number 17 para matanggal mo itong drain plug niya. Alam nyo mga boss, mas madali i-change oil itong mga ganitong klaseng sasakyan unang-una, mataas kasi. Pagkaunti niya lang yung tumutulo, ibabalik ko muna yung drain plug niya. Tapos ihigpitan ko yan ng box wrench sa number 17. Kasi ang gagawin ko dyan mga boss, naging ugali ko na yung pag nag-change oil ako bago ko lagyan ng favorite kong langis, ginagamitan ko muna yan ng kahit anong klaseng humurahing langis or ordinary oil. Siyempre naman pang makina. Baka mamaya meron dyan may sabit eh. Sabihin niya, mantika daw. May nag-comment ganun eh. Eh hindi naman katakataka. May sabit nga eh. Para sa akin kasi mga boss, mas the best na nagpa-flashing kayo. Nakakatulong yan para yung langis na ilalagay nyo, mas malinaw siya compare sa hindi ka nag-flashing. After mo mailagay yung flashing oil, paandarin mo ngayon itong makina niya. Hindi mo siya kailangan i-revolution mga boss ha. Yaan nyo lang siyang naka-idle hanggang sa makonsume nyo yung 5 minutes na umaandar itong makina. After 5 minutes, patay mo yung makina. Babalik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box sa number 17 mo, luluwagan mo ulit itong drain plug niya. I-drain mo ulit yung langis na ginamit mong pang-flashing. At kung makikita nyo mga boss, di ba, maitim pa rin yung langis niya. O ipalagay na lang natin kasi may nagsabi, hindi, galing sa filter yung itim na yan. O ipalagay na lang natin galing sa filter. Ang tanong ko naman sa'yo, hindi ba nakatulong yung ginamit mong pang-flashing oil para kahit papaano mabawasan yung dumi niya dito sa loob ng makina? Nakatulong ba o hindi? Tandaan nyo, kahit papaano, nakakatulong ang pagpa-flashing sa makina. Pero kung wala ka naman talagang budget, pwede naman hindi ka mag-flashing. Basta ba, sigurado ka na wala na siyang tumutulo. At kung makikita nyo mga boss, tinatanggal ko yung oil filter niyan. Ang part number niyan is C101. Ayan, nakita nyo yung C101 nakalagay dito sa oil filter. Pag naluwagan nyo yung mga boss, medyo iiwas kayo ngayon dahil biglang tutulo yan. At syempre naman, bago nyo ilagay itong bagong oil filter, siguraduhin nyo, napahiran nyo yung o-ring niyan ng oil. Tapos yung base na paglalagyan nyo ng oil filter, dapat nilinis nyo rin yun or pinunasan nyo kahit anong klaseng basahan. At pag naipakapit nyo na itong oil filter dito sa trig niya, o pwede nyo na ngayon gamitan dyan ng oil filter rinse. Sa paghigpit nyan mga boss, lalo na dito sa filter, huwag naman sobra-sobra sa paghigpit. Pwede kasing maputol yung o-ring yan o kaya pumilipit. Magkakaroon kayo ng problema, possible nyan tumagas. Kung kaya nga ng gripping nyo, okay lang yan eh. Kasi mararamdaman nyo yung o-ring pag umihigpit eh. Pag okay na yung pagkakahigpit ng oil filter mga boss, punasan muna dito sa oil pan niya para mailagay muna itong drain plug na number 17. Siguraduhin mong nandyan yung flat washer niya para iwas tagas ka pa rin. At syempre naman, mahalaga na dapat itong drain plug niya is maayos yung pagkakahigpit mo para hindi siya magkaroon ng leak. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa drain plug, pasadahan mo ng basahan para pag nag-leak test ka, madali. At dahil okay na, dito naman ako ngayon sa ibabaw ng makina. Dahil magsasali na tayo ngayon ng langis, syempre lalagyan mo ng embudo, tapos meron ako nakaready dyan na 9 liters. Ang ginagawa ko dyan mga boss, pag nagsasalin ako ng langis, 8 liters lang muna nilalagay ko. Tapos, papaandarin ko ngayon yung makina. After ko mapaandar, mga ilang minuto, mga 2 minutes, papatayin ko yung makina. Tapos, pag napatay ko na yung makina, after 5 minutes, tsaka ngayon ako magsusukat ng langis, bubunutin ko yung dipstick niya. Pag nagkulang, tsaka ngayon magdadagdag para hindi ka sumobra. Pero kung may iba kayong diskarte, mas okay. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag yun makalimutang mag-subscribe ng channel ko. At sana naman meron kayong natutunan sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!